usually pag may nakikilala ako at nalalaman nilang isa akong seafarer, ang unang tanong agad nila sa akin, paano daw ba mag-apply sa cruise ship? Make me feel a little higher. Hi, hello everyone! I'm Christine and for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung mga tips, yung mga process kung paano mag-apply sa cruise ship. Okay? Alam ko marami na rin mga videos na ginawa but I'm sharing with you kung ano yung personal na experience ko nung time na nag-a-apply pa lang ako. And hopefully, panoorin nyo ng buo rin yung video para mas maintindihan nyo kung paano yung process ng pag-a-apply sa cruise ship. And before that, make sure to subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga bagong vlogs ko. Batong hair ko. Number one requirement, kailangan meron ka ng passport and seaman's book. Okay. 10 years ago, nung nag-apply ako, wala akong passport, wala akong seaman's book, and they allowed it. I don't know lang these days, pero narinig ko, usually, i-ask nila agad sa iyo kung meron ka ng seaman's book at passport. And I think it would be an advantage for you kung mag-a-apply ka if these documents are already available, di ba? Just in case man na meron silang applicant, no? Granting na pareho kayo nagustuhan, at least, meron ka ng nakareding documents, mas may edge ka na sa kanya. Why password? Of course, yung password magta-travel tayo, di ba? Cruising nga, magta-travel tayo, we will go to different places, usually, out of the country, and yung seaman's book naman, although, yung seaman's book medyo madugo, kasi, before they will be able to issue yung seaman's book sa'yo, before they will issue the seaman's book, you have to undergo at least a 7 days na training. Actually, from morning to afternoon kang papasok niyan every day, within 7 days, and the last day would be your practicum. Yan yung nakikita natin or na sinasabi nilang tatalon ka na sa tubig. Pero to make it clear, pag sa mga katulad natin, sa pool lang naman tayo. Pero siguro doon sa iba, hindi ko alam kung anong klaseng training yung saan sila tatanong. Yung iba siguro sa dagat. Sa atin naman, yun yung last day, dyan na madidetermine kung papasa ka ba. Basic safety training lang po yun. Pero, kailangan mo siyang makumpleto. And this will be certified. Yung meron silang parang certificate of proficiency yata tawag nila, COP. If that is the meaning nun, no? And then, that's the only time na makukuha mo or masisecure mo yung iyong seaman's book. And ready ka na mag-travel, di ba? So, better na nandyan na para ang advantage, isa pang advantage nun, once na-hire ka na, and if these are available already, isa ka sa isa kukonsider agad nilang makasampa. Okay, number two is qualification and experience. Ayan, dyan na pumapasok yung mga questions. Pwede po ba ako? Hindi po ako nakapag-graduate. Or kailangan po ba college graduate ka bago ka makapag-apply? How about kung high school diploma lang po ang hawak ko? Or experience naman po, ilan yung minimum na experience? Or pwede ba ako mag-apply kahit wala akong experience? Mga ganong question. So, yan yung isa-isa nating sasagutin. Okay, dun sa college graduate, kailangan po ba college graduate? Yes and no. Of course, dun may mga shipboard position tayo that requires na kailangan college graduate ka. Like for example, if you're applying as a nurse, as a doctor, or engineer, of course yon hindi lang kailangan graduate ka, syempre kailangan din lisensyado ka na, and you have the experience, required the experience, bago ka makapasok. On the other hand, there are positions din naman that don't require na nakapagtapos ka ng college. Even high school diploma, enough na. Or kung undergraduate ka sa college, pwede na din. So, most of the time, yun yung mga nasa hotel side. Pero, ang nire-require naman nila, more on ang tinitingnan kasi naman nila doon, is yung experience mo. Kasi, as you know, dyan na, pag dyan na papasok pa, ayan, masyado ako nagrarattle. Okay, dito naman, ang titingnan nga na yung sinasabi ko kanina, titingnan nila naman is yung experience mo. More on your experience na, at dyan na papasok yung
minimum of 2 years experience sa 3-star to 5-star hotel. Kasi as you know naman, yung ating cruise ships is like a floating hotel in the middle of the ocean. So that's why pinipefer din nila pag nag-hire sila na galing din sa hospitality business or sa mga 5-star hotels yung mga nag-a-apply sa cruise ship. Mas may edge sila. But then, hindi naman dun din guarantee because titingnan pa rin naman yung skills mo. Actually, yung skills hindi pa masyadong makikita yun eh. Pagdating na lang yun sa barko. More on saan yung experience mo. For example, meron din naman ako mga kilala na mga galing sa fine dining restaurant, galing sa fast food chain na nakapasok din. But then again, mas slimmer yung chance na mas mapili compared kung ang experience mo is sa hospitality business. I'm just saying, hindi ko gina-generalize, pero yun ang parang mas, ano ko, doon sa mga namimit ko. Kasi normally, pag tinatanong ko sila sa anong background nila, kung galing sila sa ganitong hotel, galing sila Shangri-La, galing sila dito sa Manila Hotel, so, yung mga ganon. And, okay din daw ba pag wala kang experience? Pero, naku, sobrang hirap yata na yung wala kang experience. Kasi, syempre, kaya ka hina-hire because dun sa knowledge mo. Kasi pagdating mo dun sa barko, walang magtuturo sa'yo ng kung ano yung trabaho mo. At least, yung basic knowledge meron ka. And if you don't have the experience, mahirap yata mag-survive sa loob ng barko. Diba? So as early as now, if wala ka pang experience, try na mag OJT ka, mag-apply ka. Yung TESDA, alam ko nagbibigay din sila ng mga trainings, or pwede ka ring mag-OJT sa mga hotel and resorts dito sa atin sa Pilipinas para maka-gain ka na ng knowledge, 'di ba? Marami tayo dito pwedeng pag-applyan. Okay, number 3 niya tayo is the application itself. Of course, hindi magpo-push through yung application nyo kung hindi kayo mag-a-apply, 'di ba? So, it's either marami po tayong mga hiring partner agencies dito sa Pilipinas kasi actually 70% yata ng crew ay galing dito sa Pilipinas. Marami po tayong mga seafarers. And then, make sure lang na mag-apply kayo sa mga legit na hiring partner agencies. Huwag po kayong papadala dun sa mga scam na yan na magbilang mag-i-email sa inyo o mag-detect sa inyo na ito, you're being invited or you were listed na to apply or na-hire na kayo agad. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Especially if they ask you for money kasi yung mga ina-applyan po natin dito sa Pilipinas, they will not ask for money para makapag-apply. The only time na mag-spend kayo ng pera is kapag pagkukuha na kayo ng mga travel documents ninyo or magvi-visa kayo or magma-medical, which are all reimbursable kapag nakapasa kayo. Ibabalik lahat sa inyo yun ng kumpanya. I'm just saying I'm saying this based on sa experience ko, ha. Also, ang pag-apply pala is either through online or walk-in application. As for me naman, ang ginawa ko, nag-apply muna ako through online. Pumunta ako sa website ng agency ko and then ako nag-fill out ng mga information, yung application ko, pati yung aking resume, doon ko lahat nilagay. And then luckily, natawagan naman agad ako. Or pwede din naman, mag-walk-in kayo, pupunta kayo doon sa agency ninyo, dala-dala nyo yung resume nyo, yung inyong application letter, and submit it doon sa agency. Pero dinidiscourage yun ngayon, syempre, since pandemic, much better na mag-apply kayo online, at least you don't need to go out of your house, diba? Mas safe pa para sa ating lahat. And then just send it, and then if matawagan na kayo, then be ready for an interview, which is, yun ang isa sa kailangang paghandaan. Be on time pag meron na kayong schedule ng interview and make sure kahit paano mag-review kayo nung trabaho about sa, kasi sometimes they will ask you for mga technicality nung technical na side ng trabaho ninyo. So,
Kaya nga doon napapasok na advantage kapag may experience ka kasi alam mo kung ano isasagot mo during the interview. Hindi ka mag-iisip-isip na parang clueless doon, di ba? So, yun lang kailangan mong gawin. Paghandaan ang and make an impression during the interview. Another tip din po pala, you can actually visit yung mga Facebook pages po ng ating mga agencies at i-add ko po sila dito sa baba ng aking video, yung mga addresses nila pati yung websites nila, and hopefully may time kayo to check and then para at least makita nyo kung meron ba silang mga job openings or mga hiring. Okay, next is make sure to pass your pre-employment medical exam, yung tinatawag na PEME. And how to pass it? Of course, ngayon pa lang, kung may plano na kayong mag-apply, have a healthy lifestyle. Ayan na yan, huwag manigarilyo, siguro bawasan, kung it's a habit, bawasan paninigarilyo, mag-exercise, mag-diet, eat more vegetables and fruits, medyo bawasan natin yung mga fatty and oily na pagkain, mag-exercise, yung mga ganun ba. And huwag ma-stress kasi one thing na alam naman natin yung stress ang bibigay sa atin ng sakit sa puso. So yung mga bagay na pwedeng makasama sa atin, iwasan natin. Para naman pag medical exam na tayo, walang problema, wala tayong maging issue, mas madali po natin maipapasa yung ating application. And last but not the least is, I think this is the most important na kailangan natin tandaan, tayo po ay mag-pray. Yes. Believe in the power of prayer. Kasi lahat naman po ito, kahit anong plano natin, kahit ano yung pagsisikap natin, lahat yon nakikita ng Diyos, lahat yon napapakinggan niya lahat ng dasal natin. So, if he thinks na ito na yung time, if he thinks na we are ready for a new responsibility, for a new journey, ibibigay niya po ito sa atin. Kung ito ay para talaga sa atin, kung alam niya ito ay makakabuli sa atin. So, keep on praying and believe na lahat ng pinagdadasal mo, lahat ng pagsisikap mo ay magbubunga at ibibigay ng Diyos sa'yo. So, sa lahat po ng gustong mag-apply at nagpa-plano na mag-apply sa cruise ship, good luck po sa ating lahat. And I hope to see you one day and sharing the same, yung ganitong tips sa ibang gusto rin mag-apply sa cruise ship. And good luck po sa inyo at good luck sa ating lahat.